Hi guys, good afternoon. Aras 12:30, grabe talaga katirikan ng araw. Saka lang ako nakakalabas ng lungga. Kasi dumating si Judith. Kilala niyo ba si Judith? Nag-Judith-Judith na yung ano natin guys. Kasi ano na ngayon, 29 ng Nepali day. Siyempre, bayaran ng gatas ni Ayosh. Tapos, bayaran ng school. Kasi monthly nang naniningil pala. Nagpadala na ng letter kay Ayosh kahapon. This is to remind you. Blah, blah. Nagtaas lang sila ng monthly, guys. Nag-monthly-monthly na rin sila ng paniningil. Hindi na quarterly. Sabagay kasi kung quarterly, medyo mabigat talaga, guys. Sa totoo lang kasi, 4-3 na siya eh. Ang buwan ni Ayush. Kaya, siguro okay lang din na i-monthly na lang kasi pag naipon ng quarterly, mabigat-bigat. Kapag isang bagsakan, no, parang masakit sa balikat. Binis lang ako. Wala naman akong ibang bibilhin. Wala akong ibang gagawin. Ayun lang talaga. Mga obligasyones lang natin sa buhay. Marami talaga. Uy, shout out pala. Hindi ko alam kasi yung pangalan niya. Natutuwa lang ako. Parang 3 times niya ata siya nag-comment sa akin ng ano. Madilim yung bahay namin. Madilim talaga siya, guys. You know, it's green and the ilaw is not nice. Kasi yung ilaw namin doon sa sala, hindi naman ako nag-stay doon sa sala, yung maliwanag na ilaw. Mali. Lagi kami nakastay ni Ayos sa lamisa. It's either mag-vlog kami ng gabi kasi yun yung time na nandun kami sa loob ng bahay. So, madilim talaga siya. Except sa kwarto namin, maliwanag na yung kwarto namin kasi napalitan na natin yun ng pintura, diba? Sa labas, ay green na green pa rin. Madumi pang pagka-green kasi madumi na talaga yung ano, mga walls niya, guys. Hindi siya talaga kayang ano, daanin sa linis dahil washable yung, hindi washable yung aming ano, yung pintura. Tatanggal yan. Tsaka kita nyo yung sa baba, yung sa dinaanan ng mga pagmamap. Natanggal siya, simento na yan eh. Natanggal na yung pintura, kaya ganun siya. So, yun. And do not ask me about the pintura kasi wala akong balak magpipintura guys ha, sa bahay. Kaya ana lamang natin muna siyang nakaganyan. Nagtiis nga ako. Nagtiis nga ako na ako yung nakatira. Kayo pa ba na nanunood lang, di ba? Magtiis tayo. Damay-damay to. Tayo. Agad ako guys. Uwi na ako. So, tapos na agad ako, guys. Uwi na ako. Ayan. After naman ito ay pahinga ako ng konti, siguro. Tapos maghugas ako ng pinagkainan ng ano, hinatid kaninang pagkain dun sa nagtatrabaho. Tapos pupunta na ako sa eskwelahan ni Ayush. Dalang sundo na rin sa kanya. Dito na ako sa school, guys. Si Ayush, ito yung bus niya eh. Kapitbahay namin tong cute na batang to. Ayush, Satya! Si Ayush kasi sa harapan yun umuupo. Ayush, cha!
Hindi pa nga nakalabas si Ayos. Ay, nandito na guys. Hindi ko yan pinagsapatos kanina dahil ubos na yung shoe cream. Ah, yun pala dapat kanina. Nagpunta ako ng barangay, dapat bumili ako ng shoe cream. Nakita niya rin pala ako. Yatado ka ba? Diyan yay na bitra. Change. Mommy. Mommy. Na. Ay, ang laki ng aso guys. Mommy, nakakatakot. He's scary, Babu. Ha? Yeah. Ay, mommy. Nga ng guard dog nila ni Ayush dito guys. Oh. A guard dog. Ayokong... Nagbukas na muna ako ng ilaw talaga, guys. Para hindi siya madilim, okay ba? Yun si Ayush. Ako naman na kay... Kunti lang yung nilabahan ko kanina. Tutupi ako. Tulog siya. Yung pinsan niya rin, guys, pakita ko sa inyo. Tulog din yung panganay. Andun sa kwarto ni Ama. Di ba? Tulog. Tulog na tulog yung panganay. Minamarshalo ko yan sila. Dalawa ni Ayush. Na hindi pwede yan. Ako batas dito. Hindi tayo matapos-tapos sa trabaho natin. Sige tayo sasaway. Yung isa talaga guys, yung bunso. Diyos ko Lord. Parang gusto ko siya talagang tirisin guys. Hindi pa siya umuwi ng bahay hanggang ngayon. Nandun siguro kina uncle nakikikain yun. Grabe talaga. Alam mo yung kahit nakatingin ka lang sa kanya talagang wala siya talagang naririnig kanina. Yung panganay na ano, tulog. Sabi ko matutulog si Ayush, ikaw tulog ka dyan. Nagbukas ng cooler, tulog din. Yung bunso talagang, ay, nako. Grabe. Mainit. Pa naman. Ganun lang talaga. Kung hindi mainit, maulan. Pero mas ano yung ulan pag ganitong anak. Good morning guys. So yan. Tapos na sila kahapon, natapos din sila mga talagang umabot sila ng mga siguro mga 7. Ang 7 kasi dito may araw pa. Ayun. Yeah, dito na sabi ko dito na sinama ko na lang sila sa pagkain namin kagabi. Dito na kami kumain sa bahay. Ngayong umaga ayan si Ayush. Ano bang ginagawa ni Ayush dyan ngayon? Sa kabilang kwarto, nagbahay-bahaya na naman yan sila. Kasama nung pinsa ni Gubinda. Gusto niya daw unang maglaro. Sige lang. Kasi hindi pa ako nakaluto. Eh, nandyan o yung rice. Kakaano ko lang. Kakababa ko lang ng apoy. So yun na nga. Sa inyo yung bahay namin pag sa umaga, no? Maliwanag yan kasi lusot-lusok naman siya. Yung ano yung pintuan natin, di ba? Yung likod, tsaka yung harap. Pero pag sa gabi, talagang madilim tong dito, guys. Ayan. Natatawa lang talaga ako. Sabi ko, design niya. Minimalist. Hindi ganito kasi. Hindi ako minimalist. Maraming talat din yan sa ano loob, guys. Pero, syempre, na may mga priority tayo sa buhay. Yun talaga yung naano sa isip ko. Nabasa ko to sa comment ni, ano, ni Ma'am Violi Gatchalian. Sabi niya, shout out po. Sabi niya, kung may mga bagay ka naman na kaya mo namang mabuhay nang wala sila at hindi mo naman siya ganun kakailangan sa ngayon, huwag muna, di ba? So, ako okay lang. Hindi natin kailangan pilitin, madaliin yung mga bagay-bagay. May mga priorities tayong na ano. First thing first, baga, lagi. Katulad niya, mga ilaw.
Mataas kasi siya, guys, pero sa totoo lang, sigubin na kasi pag gusto yung palitan, ngayon, Diyos ko, Lord. Hindi niya kasi pinapalitan kaagad. Alam mo, yung ready na yung ilaw, hindi niya yan aakyatin. Kung kaya ko lang yung aakyatin, guys, yung may ladder lang kami na, yung ladder talaga na, ano, ako nang nagpapalit niyan, ako nang magtanggal ng mga ilaw na yan. Ang gumagana na lang yan, yung isa dyan sa unahan. Ito, isa, dalawa, tatlo, patay yan lahat. Pati yung sa toilet. Kaya sabi ko sa inyo, walang isang ilaw lang yung gumagana niyan. Pero okay lang din sa akin. Dahil kapag si ama, makakayang gumigising sa umaga. Binubuksan niya lahat ng ilaw, guys. Pati yung sa labas. Ako yung gigising ako, tapos papatayin ko. Kasi wala naman siya sa bahay. Maaga yan siya, lalakad. Kung hindi siya uupo sa harapan ng bahay, lalakad-lakad siya. Kaya pinapatay ko yung mga ilaw kasi nakabukas siya lahat. Kaya parang ano din, parang sa ibang banda, wow, sa ibang banda, parang ako ano din, tipid din na patay yung mga ilaw na yan. So yun lang. Ay nako. Yung mga kalat namin dito, guys, either mga pinaglalaruan lang yan ni Ayush. Yan. Nga, magbahay-bahayan yan siya. Mahilig siya magbahay-bahayan. Ewan ko ba, kilalaking tao. Silipin nyo nga dito. Nagbahay-bahayan yan. Malamig. Sabi ko sa inyo, eh, nagbahay-bahayan eh. Ah. Diba? Ah. Andito sila. Nagadrama-drama pa. Diyos ko si Ayos. Okay lang na ano, magbahay-bahayan silang ganyan kasi mag-ano siya. Panood ng panood. Ayoko. Bahala yan. Magkalat ka dyan, Ayos. Maglaro ka dyan. O kaya naman dito sa table na to. Minsan ako pa nga ang gagawa niya ng kurtina para magiging bahay niya to. Magtinda-tinda siya dyan ng mga chinelas, mga sapatos. Kaya nahayaan ko lang. Nag-shoutout na rin ako, guys, no? Shoutout na rin po kay Tyfield Daughter Eunice, Mary Matters, Annalie Awakay, Sir Arnel Di Agua, sa inyong lahat po. Walang tampuhan. Ma'am Grace Magos. Sila ni ate, si Mom Cleo, si sino pa? Jenaline Nepal Flores, Saisa Nepal. Bill Niche Wonder, sabi niya sa ako, yung tagal-tagal ko nang nagko-comment, hindi ako na ano. Ang hirap po kasing banggitin ang pangalan niyo. Hindi ko alam. Niche Wonder ba? Para kasing Worcestershire Shoes, no? Ang hirap sabihin. Parang sila ni Mom Elisa, eh, Sinhower, ang hirap sabihin ng mga pangalan, uy. Anyway, thank you guys. Tyfield Daughter Eunice pala. Tapos, Mundar Vlogs and Maricoy Betsay. Salamat guys. Thank you so much. Ingat po kayo. Ingat. Hanggang sa susunod na vlog. Alam natin guys yan. Dal. Ayan. Eto, nagtabi ako dun sa, diba dito sila na kumain kagabi. Nagtabi ako ng konti para kay Ayos ngayong umaga. Ayan na yun. Almusan niya na.